Magandang araw, Nueva Ecija. Ito na naman, bad news para sa ating mga motorista. Dahil mga kumpanya ng langis ay pangatlong linggo nang nagtaas presyo. Muling nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis mula kahapon, Martes ng umaga, ito ang ikatlong beses ngayong taon. Sumipa ng 1 peso and 30 centavos bawat litro ang gasolina at piso naman sa diesel at 1 peso and 35 centavos naman sa kerosene bawat litro. Noong nakarang linggo ay tumaas ng 2 peso and 80 centavos ang gasolina at 2 peso and 25 centavos naman sa diesel at 2 peso and 40 centavos naman sa kerosene bawat litro. Kaya umabot na sa 6 peso and 70 centavos ang itinaas sa gasolina at 5 peso naman and 65 centavos sa diesel at 6 pesos and 80 centavos sa kerosene bawat litro ngayong buwan ng Enero. Ang pangunahing dahilan ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ay ang sumisipang presyo ng langis dulot ng pagsisimula ng pagbangon ng ekonomiya ng China at ang pagtaas ng demand nito. Samantala, toda sa Central Luzon ay nakakuha ng subsidiya. 870 tricycle drivers and operators ang nakakuha ng fuel subsidies sa Region 3 noong Enero 26, 2023. Ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG ang fuel subsidies sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations o yung tinatawag na TODAT sa Central Luzon. Ayon kay Anthony Noida, DILG Regional Head ng mga miyembro ng TODA ay mula sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan at Nueva Ecija na nakatanggap ng initial na subsidy na makakatulong sa kanila upang makayanan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang bawat kwalipikadong miyembro ng TODA ay makatatanggap ng 1,000 na fuel subsidy. Ang kabuuang benepisaryo ay 645 mula sa Bataan, 176 sa Bulacan at 49 naman mula sa Nueva Ecija. Ang fuel subsidy ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines sa tatlong lalawigan ng Central Luzon na magpapatuloy ang pamamahagi ayon kay Noida. Binanggit din niya na ang Land Transportation Franchising Regulatory Board at ang Land Bank of the Philippines ang responsable sa pamamahagi ng subsidy sa TODA member beneficiaries habang ang pondo ay mula sa Department of Budget and Management. Layunin ng fuel subsidy na matulungan ang mga Tricycle Operators and Drivers Association na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng halaga ng gasolina sa kanilang kabuhayan. At yan ang ating fuel update kasama si Jerome Tikya at Sir Gor Ponce, Smiles of the 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw.